Ito po mga kaibigan, tingnan ninyo kung di talaga walang hiyato si Erap eh. Alam niyo ang ano nito, ang ginagawa nito ngayon? Hindi ba pinagpipilitan niyang palabasin na yung ano, pinasasama niya si Isko Moreno doon sa ginawa na pagtanggal sa mga vendors sa lansangan. Diyan sa Divisoria, lahat. Ah, Blumentritt, Quiapo, lahat yan. Gusto niya pagalitin yung pong mga mahihirap labang kay Isko Moreno. Yan ang ano niyan eh. Yan ang pinalilitaw niyan eh. Kunyari, ikinakatwiran niya, ano pa eh, ginamit niya pa yung ano eh, hungry stomach knows no law. Yun daw, gutom na sikmura, eh walang kinikilalang batas. Ha? Sa, may mga pagkakataon talaga na ang tao na itutulak sa paggawa ng isang krimen o pagnanakaw, mga ganyan, di ba? Pag-iimbot ng mga hindi namang kanya, eh dahil sa gutom. Pero ano yun? Paisa-isa lang yun, mga kaibigan. Andiyan, oh, makikita ninyo, nagnanakaw ba yung mga kwan? Yung mga taong grasa? Yung wala makain yun. Hindi na mamalimus yun, ha? Pansinin ninyo yung mga kwan. Yung mga, ano tawag doon? Taong grasa? Yan, hindi nang iingi ng ano yan. Hindi nang iingi sa tao yan. Eh, saan kumukuha ng ano yan? Kinakain? Hindi nga kumakain. Minsan namumulot sa basura, di ba? Eh, ba't di naman nagnanakaw yung mga yun? Hindi nga nangihingi. Ngayon, ginagamit lang ni Erap yun. Kaya daw niya binigyan ng pinabayaan na magsipagtinda, eh kasi raw, mahihirap yun. Ha? Kailangan ng pera, kailangan ng trabaho. Pero sa totoo lang, siya yung gutom sa pera eh. Kaya nila, nilagyan ng sangkatutak na vendor siya lungsod ng Maynila, mga kaibigan. Sa panahon lang niya nangyari yan eh. Di ba? Sa panahon ni Kwani Atienza, meron din. Lalo yung illegal terminal, nagsimula yan kay Atienza. Oh, mga kaibigan. Ngayon, ito si Erap. Ang style nito, disimulado. Yung nagbibigay siya ng interview ngayon, siya raw si Citizen Erap. Baka Sweetik Sen Erap. Ha? Ikaw ay isang Sweetik Sen Erap. Eh kasi, sinasangkalan pa ho yung sikmura ng mga mahihirap. Ha? Minamanipulan niya. Diyan magaling yan eh. Kaya nga yung slogan niyang laspag na, mga kaibigan. Ha? Yung era para sa mahirap, di ba? Siya raw eh, masa. Pala, masamang tao. Oh, mga kaibigan. Eh di ba laspag na laspag yun, yung era para sa mahirap? Ha? Yun eh, manipulasyon yun eh. Oh. Eh sino na mamanipula nito? Ba yung mga mahihirap? Ha? Na naniniwala na si Erap makamahirap. Ayan, binigyan ko kayo ng trabaho, ha? Magtinda kayo. Eh sindikato 'yun eh. May mga organize 'yun eh, mga kaibigan eh. Ibig sabihin, talagang may mga grupo na yan ang kwanho, ha? Hanap buhay nila. Kumukonekta sila sa mga local officials, ha? At saka sa mga enforcers, oh, para pagkakitaan nila yung mga mahihirap. Di ba? Oh. Eh, tingnan ninyo. Saan ba nang galing yung mga vendor na yon?
galing sa probinsya. Kaya to si Isko Moreno, kaninang umaga yata, may sinabi siya, tinatanong siya tungkol doon sa kapag ka bumalik yung mga vendors. Ano sabi ni Isko? Eh, di ba sinabi mo rin na isipin nyo, nagkaroon ako pagka nagbalikan yan. Alam nyo ano sabi ni Isko? Hindi, wag nyo na isipin. Talaga nagkaroon ako pagka bumalik yan. Hindi mo isipin, yun na talaga yun. Nagkaroon talaga ako. O kita ninyo, mga kaibigan. Ha? Eh, isipin ninyo. Hindi ba ang collector dyan yung si, ano nga, ginamit nila yung si Alcoreza? Wala na ngayon, nasa Australia. Kasi tagaroon yun eh. Lahat ng ari-arian nun, doon naka ano na eh. Nandoon dun eh. Wala naman ditong nakapangalang ari-arian yan eh. Mga kaibigan. Yun, bumotak na. Yan ang nag-iingreso kay Madam La Arni. O ngayon, ano sabi ni Erap? Ha? Tinanong siya sa kanyang performance kumpara daw kay dito sa pumalit na sa kanyang si Mayor Isko Moreno. Hindi niya raw itinaboy ang mga vendors. Ha? Hindi niya pinalayas. Ha? Dahil out of consideration for their welfare. Consideration niya raw yun para sa kapakanan. E kapakanan mo yun eh. Diba? O, mga kaibigan, sipin mo, sino si Raulo? Ha? Nakatulad ni Erap, ang tatanggi sa 5 million isang araw na kinikita sa vendors. Divisoria pa lang yun. Mga kaibigan, ha? O, kung yung sasabihin mo sa akin, sabi pa, yung mga vendors, nalinis, naayos, lahat eh hindi ko kayang gawin yun. Hanggat walang kapalit, nahanap buhay sila. Tinama? Kinukuha niya yung simpatya ng mga vendors. Pati na yung mahahawa. Yung mga makikitid ang utak na malimit niyang maloko. Di ba? Yung madalas na biktima niya, yung mga mahihirap na napapaniwala niya, eh, humahakot siya ng simpatya dyan eh. Ang ibig sabihin niya, ang pinagagalit niya, yung mga tao labang kay Isko Moreno. O, eto, sabihin ko na sa inyo, bakit niya ginagawa yan? Eh, siguro, nagpaplano siya. Yan ang pinakasigurado. Nagpaplano siya pagkatapos ng isang taon. Magpaparecall yan. Oh, tagaan nyo sa bato. Ha? Eh, pero nasabi na natin, eh, nabuko na. Di ba? Nabuko na kung ba't niya ginagawa yan. Hindi ka na mayor eh. Ang ipaliwanag mo, asan yung pera? Na sinasabi ng COA. Ha? Na hindi nyo, yung mga ilang billion yun, ang laki. Mga kaibigan, yung inilabas na report ng COA, may mga project na wala naman palang project. Pero sumandok ng pondo sa City Hall. Katakot-takot, mga kaibigan. Oh. Ano pa yung bumalik kay ERAP bukod dun sa ini-insinuate niya kasi, dinaya siya sa eleksyon, mga kaibigan. Ha? Naniniwala ba kayo yung dinaya yan? Ha? Eh, ang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo si Isko Moreno eh. Eh, kaya lang siya nananalo eh, dahil sa suporta ng Iglesia ni Cristo eh. Eh, isipin mo, ilan ang Iglesia ni Cristo sa Maynila? Pagpalagay mo, 60,000 buong Maynila, mga kaibigan. Ha? Yung botante ha? Yung botante. Oh, ilan yung dinaya nilang inilamang niya kay Lim noong 2016? 2,000 lang eh. E di talos niya talaga. Hindi ba? Oh, ngayon, ano pa yung isa?
Ha? Na ika nga, bumalandra sa pagmumukha niya. Dinayaan niyo si Lim eh. Ha? Oh, mga kaibiga, ano pa yung, meron pang isa eh, na bumalik sa pagmumukha niya eh, mga kaibigan eh. Pero tuloy muna natin ito. Itong sinasabi ni Erap, eh kesyo kayang-kaya daw utusan mo lang, hindi ba pwede sumunod sa mayor ang pulis, saka mga bumbero? Orderan mo lang yan, sandali lang yun. Pero isipin mo naman yung damage. Nakawawa naman yung mga mahihirap dun. Dun lang umaasa sa pagkain nila. Tama? Nagdadrama, ha? Mga kaibigan, para baka sakali mapagalit niya yung mga tao. Sino magagalit sa'yo? Yung mga taga-probinsya yung nagtinda dyan? Sino magagalit kay Isko? Eh, gano'ng karami natuwa? Ha? Gano'ng karami natuwa? Na ngayon eh, ang ginhawa ng ika nga eh, pakiramdam. Maglalakad dyan, sasakay dyan. Mandali! Di ba? Oh, hindi na nga ngailangang makipagsiksikan, madukutan, wala silang ganung pangamba, di ba? Madukutan ka diyan, kagigit-git sa iyo, nung pagsakay mo ng jeep, labas na pala yung puwit mo kasi nilaslas na yung bulsa mo, di ba? O kaya yung bag mo. Oh, di ba? Gano'ng karami natuwa diyan. Unang-unang natuwa na dyan, yung mga may negosyo dyan eh, nalihiti mo eh. Yung mga may pweso talaga. Sipin mong, binarahan yung mga negosyo dyan, nalihiti mo. Nagbabayad ng buwis. Yung ba, nagbabayad ba ng buwis yun? Ha? Sa bulsa ni Erap, napunta yun eh. Asan yung mga resibo niya? Sige nga. Oh. Eh, hindi ba sinasangkala nila napunta raw sa City Hall? Eh, wala namang resibo. Mga kaibigan. O, paano napunta? Sige, patunayan yung napunta. Sa akin, sa City Hall yung pera. Ba't di nyo mapatunayan? Ba't wala kayong maitarn over na dokumento? O. Sabi niya, now, just an ordinary except he is wealthy, ha? Ay, hindi, iba pala to. I also did clearing operations during my time. Anong clearing? Nagpapakuha ka ng litrato? Kunyari, nagki-clearing katulad ng ginawa niya sa Manila Bay. Di ba? Oh, akalain ninyo, ang baho ng Manila Bay, di ba? Ang bantot yan eh. Ang daming basura. Sa dami ng basura. Ano ginawa ni Erap? Nagpatawag ng media. Pagkatapos, pumunta sila sa lugar na walang basura. Doon dinala si Erap. Tapos may dala silang malinis na basura na nakalagay sa sako. Yun ang ibinuhos nila doon sa tubig, kitang-kita, di ba? Oh. Tapos para makapagpakuha siya ng litrato. Eh, nagulat yung reporter. Di ba? Nanandun, yung babae. Yun si Jasmine Romero yun eh. Oh, ano sabi? Napasigaw eh. My God! Huh? Ano yan? Cleaning ba yan? Ano ba sabi? Ha? Huh? Oh, mga kaibigan, isipin ninyo, napasigaw eh. Napa-OMG. Sa ginawa niyang katarantado, puro palitrato, alam niya eh. Magpapakitan tao, nuknukan ang sinungaling si Erap, mga kaibigan. Kaya huwag na kayong magtaka kung si Erap, convicted mandarambong. Eh di ba yung sinungaling, kapatid ng mandarambong.
eto ah, mga kaibigan, nandito din pala yun eh. Ah, eto. Ah, anong sabi dito? Si Erap, ha? Eh, ano masasabi mo? Kung sino si... Ande, si Isko Moreno pala itong tinanong. Pa, nagkahalo itong ano yata? Ha? Yung aking kwan. Yung aking... Anyway, eh, yun na yun eh. Yun na yung sinasabi natin eh. Eh, ito si Erap. Eh, kwan, yan ang bantayan nyo kasi nagpapa-interview siya para kargahan. Ha? Bateryahin yung mahihirap, magalit kay Isko Moreno. Wala magagalit dyan. Nakatulong yan, yung malaking pagbabago dyan sa divisorya na wala yung mga naghahari-hari ang mga vendor na hindi naman tagamay nila, hinakot lang nila. Ha? Ngayon, eh, kung ano, may balak yan. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi ba meron kasi sa batas na recall election? Pagka merong loss of confidence, mga ganyan. Pero yun, pwede mo isagawa yun. Isang taon. Yung gitnang taon, di ba? Kasi 3 years yan eh. Oo. Yung pangalawang taon, doon pwedeng isagawa ang recall. Oo. Pero doon sa, pagka isang taon na lang, eksakto, kahit na nag-initiate ka ng recall, before yung one, inalalabing isang taon, eh, na-indulto. Kamukha nung nangyari sa San Juan, kay Gia Gomez, di ba? Ni-recall yan eh. Akalain nyo, biniti ng COMELEC, pinaabot dun sa pecha, para ma-indulto, na isang taon na lang, magkaroon ng technicality, sinadya ng COMELEC yun. Naglagay sila sigurado dyan. Alam nyo naman yung COMELEC eh. Hold-upper yan eh. Nagpapanggap lang na opisina ng gobyerno yan, pero yan talaga, mangungutong yan eh. Oh, mga kaibigan, di ba hindi natuloy? Bakit? Inabot eh. Ng 1 year eh. Oh, kailangan after 1 year at saka before 1 year na matatapos ang term. So, sa madalit sabi, yung gitnang taon, yung ikalawang taon, doon pwedeng magganap ang recall election. Eh, di ba lahat ng barangay chairman eh, majority niyan eh, sinusuhulan ni ERAP. At saka, tandaan ninyo ha, si Isko Moreno eh merong babala sa mga barangay officials na kanyang poposasan. Ha? Yung mga barangay officials na rumarakit. Di ba? Oo, mga kaibigan. Kaya, ang gagawin ni ERAP, eh, pasasamain yung ginagawa ni Isko Moreno. Sipin mo kundi baluktot ang utak niyan. Gumawa ng matino, masama sa kanya yun. Inihahanap ng issue. Ano raw yun? Hungry stomach, nose no low. Pero ang totoo, siya nakinabang doon sa mahirap. Di ba? Hindi yung mahirap ang nakinabang sa kanya. Siya ang nakinabang sa mahihirap.